Hi guys, ako nga pala si Jay ng Jane and Jay Fabrication. So ngayon guys, ang topic natin ngayon, ano nga bang mas maganda? Ang traditional na sliding window o ang 798 series o 900 series na sliding window? Ngayon guys, pag-compare natin silang dalawa kung ano ang mas magandang ipagawa, ang traditional sliding window o ang 798 series o 900 series na sliding window. Si traditional na sliding window at sa 798 series na sliding window din, halos parehas lang naman sila ng itsura. So kung ikakabot siya sa mga window, parehas lang sila ng ganda. Pero ang pinakaiba nila sa mga frame nila at saka sa pag-assemble. Para sa akin, mas madali ang assembly ng 798 series kaysa sa traditional na sliding window. Doon mo tayo sa traditional sliding window para mapakita ko sa inyo yung itsura ng traditional sliding window at masabi ko yung mga pagkakaiba nila parehas. Go. So yan guys ang traditional na sliding window analog. So kung makikita nyo guys, sa baba niya, sa pinaka-sill niya or track niya, nakaplat sa sahig o sa baba nakaplat. Yan yung pinaka-lock niya na tinatawag na center lock o half moon lock na tinatawag. Yan ang pinaka-bottom niya, kung makikita nyo, tsaka yung sill niya, nakalapat siya sa baba, lapat. Ayan ang Yan pinaka-seal niya. Tsaka yung sa side niya, sa jam na tatawag, ayan siya. Saan siya na guys, medyo marumi yung sliding window na yan. Yan ang jam niya. Jam. Double jam na tatawag. Kasi two track siya, kaya double jam. Sa baba, seal, double seal siyempre. Ito yung pinaka-head niya. Parang same lang siya ng jam pero mas malalim siya ng konti. Yan. Ayan yung lock style. Yan. Kung makikita nyo guys, yung pinaka glass niya, meron siyang rubber na kinakabit. Yan talaga ang traditional na sliding window. May nilalagay na rubber sa glass niya. Yan na yung pinaka rubber niya. Kasi sa 798 series guys, ang ilalagay namin doon, silicone na. Yan guys. Okay naman ni slide, smooth naman din siya. Pero yung track nga niya, mababaw. Yan. So yan, tapos na tayo sa traditional na sliding window. Doon naman tayo sa 798 series, tsaka sa 798 series, 90 series na sliding window. So, yan guys ang 798 series natin na sliding window analog. So, yan po yung pinaka-frame niya. Yan. Siyempre, meron din siyang center lock na tinatawag. Ayan, center lock niya. Ayan. Open natin. Ito yung pinaka-seal niya sa baba. Yan, medyo malalim pinaka-seal niya. Tsaka yung lock style niya, ayan, meron siyang parang may curve sa dulo. Ito yung pinaka-head. Ayan, lock style, meron siyang curve sa dulo. Diyan yun yung pinaka stopper ng jam, rubber jam natin. Ayan, tama. Yan naman ang seal guys. Kung mapapansin nyo, malalim yung pinaka-seal niya kaysa sa traditional na sliding window. Yan. Siyempre, meron siyang butas, yan, para pag umulan, dyan lumalabas ang tubig, guys. Hindi siya naiipon sa loob, siyempre. Kasi gawa lang, malalim siya. Yan yung pinaka-bottom rail. Ayan. Nakikita nyo. Malalim talaga yung pinaka-track niya. Ayan. Hindi tulad ng yun nga, traditional, mababaw lang. So yan, napakita na natin ng dalawang sliding window. Sa akin,
Para sa akin naman, yung presyo nilang parehas pag magpapagawa ng isang customer sa akin, standard size naman siya. Halos parehas lang ng presyo. Hindi siya nakakalayo ng presyo. Tapos sa yun nga, sa pag-assemble, mas madali ang assemble ng 79 series kaysa sa traditional para sa akin. Sa smooth ng sliding, para din sa akin, mas maganda ang 798 series o 900 series na sliding window. Smooth tsaka sa slide niya, mas hindi siya mas kumakalampag yung pinaka-sliding window. Tulad na pag natamaan ng hangin ang window. Ang window ng traditional, mas maingay siya pag natamaan ng hangin kaysa sa series na 798 series tsaka 900 series na sliding window. Para sa akin guys, para sa akin recommend ko ang 798 series na sliding window kung magpapagawa kayo. Kasi mas matibay siya tsaka mas smooth siya kaya sa traditional na tinatawag nila sliding window. Kasi ngayon ang mga kadalas na magpapagawa sa akin puro 798 series na tsaka 900 series na sliding window. 7-8 series kasi guys, ang maganda kasi doon, yung pinaka seal niya, malalim. So, pag i-slide mo siya, hindi siya basta-basta mahuhulog o malalaglag yung pinaka salamin natin. Kasi sa traditional talaga guys, kadalasan ang sakit niyan, para sa akin na kasi magagawa tayo. Pag ini-slide, nahuhulog sa track yung pinaka salamin niya. Kaya kadalasan yun nga, patawagan ka na ko sir, pababalikin ka para ayusin yun. 79 series kasi, malalim yung pinaka track niya, kaya hindi siya mahuhulog, basta-basta, kahit na i-slide mo na malakas siya. Kasi ang traditional, mababaw lang eh. Kaya pag i-slide mo, may tendency tumalon yung track, tumalon yung glass para mawala sa align yung pinaka-slide ni window. And guys, maraming salamat guys sa panonood sa akin YouTube channel. Sana meron kayo natutunan sa ating topic ngayon na traditional sa sliding window na 7-9 series. At syempre, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para parating kayong updated sa aking mga ilalabas na video, sa mga tutorial, sa DIY natin, sa mga project natin na gagawin. Yun lang guys, maraming salamat. Ingat!